Kanya-kanyang pasiklab ang mga nag-audition para sa karakter na si Big Bert sa upcoming live-action version ng Voltes 5. Ang Star Bites sa Titi Nelson Canlas. The search is on para sa bigating miyembro ng Voltes 5 team, si Big Bert. Let's go in! Kilala ng mga Voltes 5 enthusiasts bilang si Dijoro Go o Robert Armstrong. May katawang malasumo wrestler pero malumanay ang ugali. Siya ang driver ng ikatlong Voltes 5 machine, ang Volt Panzer o ang mismong katawan ng Mega Robot. Ang mga tumugon sa audition, mga heavy guts din. Kanya-kanyang angkin na sinasalamin nila ang Voltes 5 heavyweight. Siguro po isa akong taong palaban na tulad ni Big Bert na kahit ano yung nangyari sa storya nila, sa naging pass po nila, lumalaban po sila. And at the same time, malakas kumain si Big Bert. Nakita ko yung sarili ko sa kanya, kay Big Bert, na medyo kawig ko siya, medyo kasing tangkad, kasing taba, may pagkaangas din. Siyempre, kahit plus size si Big Bert, martial arts expert yata ito. Kaya kanya-kanyang pasiklab ang mga Big Bert aspirants. At siyempre, dapat may ability rin sa acting. Steve, ba't ba ang hilig ni Mama dumalo sa pundod ni Papa? Di ba wala namang katawan dyan? Itinuturing na ambitious project ang live-action version dahil first time itong gagawin sa Philippine Television. At lahat ay daraan sa approval ng Japanese company na namamahala ng Voltes 5. Ipapakita daw ng serye ang galing ng Pinoy sa arts and technology. And it's all Pinoy. The graphics was not brought to like another country. See, so kaya natin. Nung nakita nila, na-approve ng GMA, and then from there, they asked for approval from Japan. It took a long time because it is a first time na they will grant a country to do a live action. People who saw the pitch tape that you have not seen reacts na, uy, dito ginawa yan si Kuya. And that was like 5 years ago. What more now? Mas magaling tayo ngayon dyan. Nelson Canlas, GMA News.